warahmatullahi wabarakatuh. Hello po mga kapatid. So ang topic natin ngayon ay tungkol pa rin sa fa'lul amr. Fa'lul amri. Fa'lul amri. No? Ang ating topic pa rin ngayon ay tungkol sa fa'lul amri. Fa'lul amri ay nabanggit natin na ang ibig sabihin ng fa'lul amr ay yung pag-utos. So, nabanggit natin doon sa mga previous na ating topic tungkol sa pang-isa na lil mufrad para sa isang tao, para sa singular kung mag-utos tayo sa isang tao. At nabanggit natin din yung pang-dual o muthanna, lil muthanna na pang-dual na kung dalawang tao ang utusan natin. So, hindi natin babanggitin dito yung para sa pang-babae na pang-dalawahan kung paano mag-utos sa babae na dalawa. So hindi natin ito natin iyon babanggitin kasi magkapareho lang sila pati doon sa al-mudhakkar na panglalaki. So ang babanggitin natin ngayong araw ay tungkol sa fa'lul amri na lil jama'. Lil jama'i. Lil jama'i. Nabig sabi ng lil jama' ay lil jama' al-mudhakkar. Al-mudhakkar na panglalaki. Al-mudhakkari. No, al-mudhakkari. Lil-jam' al-mudhakkar. So, ang topic natin ngayon ay fa'lul amri lil-jam'. Ibig sabihin ay pang, ano? Pang plural po. Plural na po tayo ngayon. So, hindi na po, ano, dual at hindi na po siya at singular. So, ano, yung, ang topic natin ngayon ay plural na lil-jam' na fa'lul amr kung paano tayo magkukuman ng tatlong tao o mas mahigit sa tatlong tao. So, yun po ang ating topic ngayon na panglalaki po. No? Panglalaki. So, lalaki ang ano natin, topic natin ngayon. So, ganun pa rin ang topic natin. Hindi rin pa, hindi natin din iibahin ang yung letra o sin, yung words na al-ihtiram. Al-ihtiram. Hindi pa rin natin yan, hindi tayo alis dito. Dahil ito ang ating topic na pag-uusapan, al-ihtiramu. No. So ito pa rin po ang ating topic, ito po ang noun o tinatawag na al-ismu, noun ng galing sa ito po ang kanyang ano? Ang kanyang fa'il. No? Ihtarama. Ito po ang kanyang fa'il. So nabanggit natin do nabanggit na natin sa previous na ating ano topic o videos na ating na-upload kung paano tayo magkukuman sa isang tao para sa pangdalawang tao. At ngayon, ang topic natin dito, paano tayo magkukuman sa tatlong tao na gagamitin itong letrang al-ihtiram. Yung pag, ano? Yung paggalang. No? Ihtarama o al-ihtiram. Yung paggalang. Paano po? So, ganun pa rin, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng limang example. Hindi na tayo magpahaba upang hindi po haba ang ating videos po. So una-una, ito po, ganito po tayo gagawa ng video kung mag-uutos tayo ng maraming tao o ibig sabihin mas tatlo o mas mahigit sa tatlo. Eh, tarimu. Yan. Eh, tarimu. So ang gagamitin pa rin natin ay eh, tarimu. No? Yan. Abawaykum. So, abawaykum. So, itong letrang kum, makikita natin dito sa dulo, ito, itong dalawa na to, yung kum, ito po ay tumutukoy sa liljama. Ibig sabihin ay para sa plural po, na panglalaki po. So, ito po ang, ano natin, ito po rin po ang ating main topic na tinatawag na fa'lul amri na common po yung pag-utos. So dito, makikita natin dito, magkaiba dun sa ano. So babanggitin natin dito, ang pinagkaiba. Ito po ay, kung utusan natin ay isa, ihtiram. Ito po para sa ano? Para sa isang tao kung utusan natin. Lil mufrad. Ito naman pag dalawa ang utusan natin. Na lil ito ay lil muthanna
Yan, pag dalawang utusan natin. Pag tatlo, ito po ang gagamitin natin. No? Ihtarimu, yan. Lil jama'i. So yun po, makikita natin. Ito ay para sa, ito po ay plural, ay singular. Yan, pasensya na kayo kung mali yung pagkasulat. Ito naman ay dual. Ito naman ay plural. Yan, pagpapasin niyo ano kang aking ano, writing. So yun po ang ating ano. So ihtiram, ibig sabihin isa lang ang utusan natin. Ito po ay para sa panglalaki. Para sa panglalaki. Panglalaki. No, panglalaki 'yan. Pasensya na kayo. Medyo pangit po ang aking ano. Pangit po ang aking writing. So ihtarim, ibig sabihin ay galangin mo, isang tao lang inutusan mo na panglalaki, isang tao. Ihtarima, ibig sabihin ay dalawang inutusan mo, lilmuthanna, para sa pangdalawa. Ihtarimu, so ito po ay liljama, para sa plural. Kung three or more, so yun po, yung itong ihtarimu. Ibig sabihin, tatlo ang utusan mo, ang pinakamababa na po ay tatlo, hindi po bababa sa tatlo, hindi pwedeng dalawa. Pinakamababa na po ay tatlong tao. Ihtarimu. Ibig sabihin ay tatlong tao ang inutusan mo o mas mahigit sa tatlo. So ito po ang unang example natin. No, makikita natin yung one natin. Ihtarimu abawaykum. Ihtarimu abawaykum. Ibig sabihin ay galangin ninyo abawaykum, ang inyong magulang. So yun po. Galangin ninyo ang inyong magulang. So yun po ang ibig sabihin ng ihtarimu abawaykum. Galangin ninyo ang inyong ano, magulang. So yun po. So yun po ang unang ano natin. Ang pangalawa naman natin, so ganun pa rin ang gagamitin natin. Gagawa tayo ng limang example upang mayroon tayong garagdagang kaalaman tungkol sa wikang Arabic. Ihtarimu ano? Yan, jaddakum. Yan, ihtarimu jaddakum. Ibig sabihin ay ihtarimu, galangin ninyo jaddakum, ang inyong lolo. So yung kum na yun ay tumutukoy dun sa tatlo. Yung tatlo na ito unutusan mo mas mahigit sa tatlo. Ihtarimu jaddakum. Ibig sabihin ay ihtarimu jaddakum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong lolo. So yung tatlo na yan, uutusan mo na gagalangin, dapat gagalangin nila ang kanilang lolo. So yun po. So number 3 naman ay ganito. So ganun pa rin ang ano natin, hindi pa rin maiiba. Ang maiba lang dito sa karugtong niya, ihtarimu. Yan, hindi po dyan. Yan. So, itong pangatlo natin ay babasahin natin at bibigyan natin ng kahulugan. So, yun to po. Ihtarimu jaddatakum. Ihtarimu jaddatakum. Ibig sabihin ay, itong tatlo na ito na uutusan mo ay gagalangin nila ang kanilang lolo. Lola. Yun, jaddakum ay lolo. Galing sa letrang jaddun. No? Jaddun. Ito naman ay galing sa letrang jaddatun. No, jaddatun. So yun po. Ito po ang paano, ang origin ng jaddakum o ajaddatakum. So yun po. Ihtarimu jaddatakum. Ihtarimu jaddatakum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong lolo. So yun po. Number 4 naman ay ito po. Number 4 naman ay ano? Number 4 So, yun po ang
ano natin, number 3. So dito naman tayo sa number 4. Ang number 4 naman natin ay ito po. Yan. So ito po ang pang-apat natin na example. So ang babasahin natin at bibigyan natin ng kahulugan. Ihtarimu akhakumul kabir. Akhakumul kabir. Ibig sabihin ay ihtarimu, galangin ninyo, akhakumul kabir. Akhakumul kabir. Ang inyong nakatandang kuya. Akhakumul kabir. Ang nakatandang yung kapatid. So ibig sabihin ay kuya. So utusan mo sila, yung tatlo na ito, utusan mo sila na gagalangin nila ang kanilang nakakatandang kapatid. Ihtarimu akhakumul kabir. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang nakatandang kapatid ninyo. So yun po ang pang-apat na ating example. Dito naman tayo sa pang-lima na panghuli na example natin. Tarimo. So ito ang panglima na panglast na ano natin na example natin. Lima lang po ang bibigay natin upang hindi po umaba ang ating topic po. So although enough na po itong isa, dahil ang pinag-uusapan natin dito yung ihtarimu na ibig sabihin ay fi'lul amr na yung pagkoman o pag-utos. So ito po yung ang main topic natin. So ang naiba lang dito yung mga karugtong nito para mayroon tayong karagdagang kaalaman. So paano natin gagamitin yung letrang ihtarim al-ihtiram sa pag-utos. So bang lima, ihtarimu aqriba'akum. Aqriba'akum. Ihtarimu aqriba'akum. Ibig sabihin ay ihtarimu, galangin ninyo, aqriba'akum, ang inyong relatives. So utusan mo yung tatlong tao o mas mahigit sa tatlong tao na ito na dapat galangin nila ang kanilang relatives. So yun po mga kapatid. So nabanggit natin, ito po ay ihtarim, pag utusan mo isang tao lang, lilmufrad, singular, ihtarim, pag isang tao lang. Ibig sabihin, ito ay topic natin para sa panglalaki na ay para sa panglalaki. Ihtarim, nabanggit na natin ito, lilmufrad, para sa singular po yan, na lalaki. Ihtarima, kung dalawa naman ang utusan mo, lilmuthanna, dapat ganitong letrang gagamitin mo. Ihtarima, hindi po ihtarim, ito po ay singular. Ihtarima, pang-dual, pag dalawa ang utusan mo. Ihtarimu, which is, ito po yung topic natin ngayon, na ibig sabihin ay plural na liljama. Ibig sabihin, tatlo o mas mahigit sa tatlo ang utusan natin. So, babasahin natin ulit bawat isa at bibigyan natin ng kahulugan at saka tayo magtatapos. Ihtarimu abawaykum. Ihtarimu abawaykum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong mga magulang. So, yun po ang una. Pangalawa naman, ihtarimu jaddakum. Ihtarimu jaddakum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong lolo. So, pangatlo naman, ihtarimu jaddatakum. Ihtarimu jaddatakum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong lola. So yun po ay jaddakum. Ibig sabihin ay lolo. Galing sa letrang jaddun. Jaddatun, jaddatakum ay galing sa letrang jaddatun. Ibig sabihin ay lola. Lola po. So yun po ang pinagkaiba. Jaddatakum. Ibig sabihin lola. Galing sa letrang jaddatun. Jaddakum. Yun naman ay jaddun. Galing sa letrang jaddakum, galing sa letrang jaddun. So yun po. Lolo at saka lola. So yun po. Pang-apat naman ay ihtarimu akhakumul kabir. Ihtarimu, galangin ninyo, akhakumul kabir. Akhakumul kabir, ang inyong nakatandang kapatid. So dapat galangin ninyo ang mga nakatandang kapatid ninyo.
Ihtarimu aqriba akum. Ihtarimu aqriba akum. Ibig sabihin ay galangin ninyo ang inyong mga relatives. So yun po mga kapatid, ang topic natin ay fi'lul amri lil jama', ibig sabihin ay plural para sa mudhakkar, para sa panglalaki. So yun po. So dito malalaman natin kung paano tayo mag-utos na lalaki, na tatlong lalaki o may isang babae na kasali sa kanila, at least na plural siya. So yun po. So after this, itong video na ito ay gagawan natin kung paano naman mag-utos tayo sa mga babae na tatlong babae o mas mahigit sa tatlo. So ito ay para sa panglalaki. Ulitin ko, ito po ay para sa panglalaki upang di po tayo para malaman natin kung anong pinagkaiba. So yun po mga kapatid, maraming salamat po at huwag magkalimutang mag-subscribe at i-click ang icon bell upang updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. Maraming salamat.